Yo mga idol, kamusta? Boxing update tayo ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. Kampo ni Naoya Inoue, kumpiyansang kumpiyansa na kayang pabagsakin ng ating pambato no, na si Marlon Tafales. Recently kasi nagkaroon ng mga komento ang mga bashers ni Tafales. At ang sinasabi nga daw po, hindi kayang talunin ni Marlon Tafales. Ito nga pong si Naoya Inoue sa kanilang magiging undisputed fight. Sinamahan pa nga yun ang pang-aasar nitong si Casimero Cuadro Alas, which is ginagaya niya pang expression na pag-ngiwi nitong si Marlon Tafales na medyo nakakaasar at tila walang support ang ipinapakita. And nakita naman natin recently nagkaroon ng mga training ito si Marlon Tafales na ginanap nga po sa Baguio, at very supportive ang ating mga kababayan no, nakasamang nagka-training po ni Marlon Tafales. Dahil kung makikita ninyo, hindi naman magkakaroon ng undisputed fight itong si Marlon Tafales kontra kay Naoya Inoue kung hindi po siya makakapalag dito. Yung mga practice po at daily routine, mga ehersisyo na ginagawa ni Marlon Tafales, pagpapakita yun na talagang maganda ng improvement ng kanyang pangatawan. Pero ito pong pinakamatinding balita natin ngayon. Posible po kasing mangyari dito kapag dumaan na sa anti-doping test itong dalawang boksingero na ito at magpositibo, itong si Naoya Inoue ay posible pong makansela ang kanilang laban at maideklara na panalo itong si Marlon Tafales, which is ayaw naman natin na ganoon ang mangyari. Easy win po yun no, kung sakasakali. At talagang nakikita natin dito, sana magkaroon sila ng laban na maayos at talagang walang dayaan. Kasi kung nakikita po ninyo sa Japan talaga no, o sa Tokyo, Japan, mangyayari ang kanilang undisputed fight sa December 26. So more on pabor talaga ang mga referee dito kay Naoya Inoue. At nakita naman natin, kailangan maging mapagmatsyag talaga ang mga Pilipino coaches natin na talagang buwabantayin or nakatingin sa laban, kasi hindi pwede magkaroon ng dayaan dito. At ito pa ang ating sinasabi no, before kasi mag 26 no ng December, ay kailangan magnegatibo na sila sa anti-doping test, which is yun po yung pinaka-qualification para makalaban sila habawat isa. At once na may nakitang negative lang dito or positibo no sa anti-doping test, ay deklarang out na ang isang boksingero. At posible pa yung mapalitan no, ng ibang boksingero at may i-reschedule sa ibang laban. So ang sinasabi natin dito, huwag mo na magsalita ng tapos itong si Naoya Inoue na kayang-kaya niyang pabagsakin ang ating kababayan na si Marlon Tafales, kasi hindi pa naman natin ma-paperdict kung sino mananalo sa loob ng ring hanggat hindi pa nga po ito nagsisimula. So makikita nyo, limit lang magpakita ng mga training or pagka-practice itong si Naoya Inoue sa social media, samantalang ating pambato naman alos daily talaga siya nagpapakita no, at ina-update ang kanyang mga fans sa kanyang ginagawa, which is yun po yung magiging hint ni Naoya Inoue para makita yung ginagawang strategy o baka makakita pa ng weak point or kahinaan itong si Naoya Inoue sa ating pambato na si Tafales. And well guys, marami pa tayong kaganapan. Ilang araw na lang magsisimula na ang undisputed fight champion po no, champion na laban ni Marlon Tafales at ni Naoya Inoue. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.